buong mundo. Naitay Kapuso. Pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Maraming salamat. Royalty po ang ating bisita ngayong hapon. Naitay Kapuso, please welcome the teen queen, Jillian Wong. Maraming salamat, Jillian. Thank you. Thank you din po, Tito Boy. You're so pretty. I'm meeting you for the first time. Opo, thank you. Napakaganda mo. Mami din, maganda. Mas maganda po si Mama. Pero congratulations. You just graduated. Senior high. Thank you po, Tito Boy. First honors. Yeah. Wow. Thank you po. Ang ganda. I mean, studios ka ba? You really find time to study? Kailangan po talaga, Tito Boy. Pag wala pong taping or pag may... That's me. Yes. Or pag may break time po sa taping, kailangan po talaga eh. Kasi lagi pong sinasabi sa akin ng mga, yung sa support system ko po yan, sina mama, papa, na showbiz po kasi pwedeng hindi po siya talaga forever. Kailangan meron ka pong plan B, and sobrang importante po talaga ng education. Tama. Ito ba'y tuloy-tuloy? Are you going to college? Ano ang mga balak? Gusto ko po talaga mag-college na rin po, Tito Boy, kahit sobrang busy po. I'll try my best po talaga na ipagsabay po siya. I mean, nagawa ko naman po siya for how many years, ever since 5 years old po ako, ever since naging artista po ako, napagsasabay ko naman po siya. So, itutuloy-tuloy ko na po, Tito Boy, para mas maging proud din po si Mama at Papa. Oh, make your nanay proud. Sabi nga namin, parati. Balikan nga natin yung 5 years old, 4 years old. Anong naalala mo nung una kang nag-audition for commercials? Yes, Tito Boy. Ever since baby po talaga ako. Actually, nag-start po ako mag-commercials. Mga 2 years old po ako. And ever since po doon, super gusto ko po talaga maging artista. Like, nasa harap po ako ng mirror. Kumakanta po ako sa harap ng mirror. Tapos kada tatanungin po ako, kunwari po nung 5th birthday ko, sabi po sa akin, anong gusto mong birthday gift sa'yo? Sabi ko po, gusto ko maging artista talaga. And the same year, nagkaroon po akong show na To This Liit. Wow! So, say it and it happens. Apo. Ika nga nila. Maraming kasamang dasal. Habang pinag-uusapan natin ito, nais naming balikan ang ilan sa mga naging trabaho mo at pag-usapan natin ang mga kwento sa likod ng mga clips na ito. Narito po ang una, panuuri natin. Huwag kang mawawala ng pag-asal! Huwag kang mawawala ng pag-asal! Ay, lupa, eh, huwag ko, wala, sasama po ako sa'yo. Ayaw kitang iwanan, anak. Nakakatawa po yan, Tito Boy, kasi... Ang kwento, ang cute mo doon. Ayun nga po, ikukwento ko po sa iyo, Tito Boy, na kada may iyakan po akong scenes nung bata po ako, sa sobrang hikbi ko po, may one time nilalagyan na po nila ng subtitles. Ganun po siya kalala. Hindi ka na maintindihan dahil hikbi ka ng hikbi. Opo. Pero ano yun? Automatic pag pinaiyak ka, iyak? Opo. Hanggang ngayon po talaga, minsan po kunyari sa set po ngayon, may episode pong pinalabas recently. Kumakanta po kami ni Nanay Mina. Unplanned po yun, Tito Boy, na sa eksena hindi po kailangang umiyak. Pero naiyak po kaming dalawa habang kumakanta po. Ganun. Parang, di ko po alam, since baby po kasi talaga ako, siguro emotional po kasi ako. And, well, beneficial naman po siya pagdating sa work. Nagagamit po sa drama, lalo na, di ba? Dumating ka rin sa stage, Jillian, na 9 to 14, ika nga, yung awkward stage na yon. Pero nagkaroon ka pa ng pagkakataong makatrabaho ang idol mo, si Marian Rivera nga. Pero how were those years? Mahirap? Gaano ka saya? Ilarawan mo sa amin. Medyo naging mahirap po siya, Tito Boy, kasi nung bata po ka, diba, as in lagi pong busy, ganun, lagi pong may... Parang... projects po na sobrang consistent yung ginagawa ko as bata. Tapos kasi po nung awkward stage, parang hindi ko po alam kung bata po ba ako or parang dalaga na po. Tapos, ayun, parang medyo naging mahirap po maghanap ng roles for me. Pero hindi naman po ako pinabayaan ng GMA. Every year po may show pa rin ako. So, thankful naman po ako nang talaga. Okay. Pero napadalang din dahil ang hirap hanapan din ng role ang 11, 12, di ba?
Ako po kasi kung ano lang po talagang dumarating po sa akin or binibigay po sa akin ng network or ni God, yun tinatanggap ko lang po talaga and binibigay ko lang po yung best ko parate. Pero sina mama po kasi lagi po nila akong ina-encourage talaga. Since bata po, kunyari yung awkward stage ko na parang okay lang yan, parang kailangan mo pa mag-develop. Parang ito yung time para mas galingan mo pa, mas matuto ka pa kasi parang darating yung time na magiging mas busy po ako, mas may mga projects na malalalim. At dumating nga. At dumating nga po. Oh, but it's important talaga to listen to parents. Kasi may mga bagay na hindi nakikita ng mga bata. Kaya nga pag minor de edad ka, kailangan mo talaga ng guidance. Ito yung nakikita namin. At ang naririnig ko sa'yo, Jillian, is that constant yung communications mo sa parents mo. Yung nag-uusap kayo, ipinapaliwanag sa'yo. Sa iyong pagkakaalala, were there difficult conversations? As a young girl, you're very smart. May mga tanong ka na mahirap sagutin? O kahit gaano kahirap, itinatanong mo pa rin sa mama? Tinatanong ko po talaga. Siguro po kasi sobra po yung trust ko kay mama at papa. And alam ko po kasi, sa lahat po ng tao sa mundo, sila yung hindi po ako ilalaglag talaga. At saka yun lang ang commandment ng God na may reward, di ba? Honor thy parents and you shall say the line. I don't even know. But as far as I know, that's the only commandment of God na my promise to you. Difficult questions like crushes. You know, you're a young girl. I mean, sinasabi mo sa mama. Ay, like ko po sinasabi, Tito Boy. Alam niyo po ba, kasi si mama at papa, lagi po nila ako ginaguide, di ba? So, recently po, parang sobrang iwas po ko magka-crush kasi gusto ko po mag-focus talaga sa work and family. Na parang sila na po yung nagsasabi, yung mga nasa surroundings ko na po nagsasabi, okay lang magka-crush, papayag na kami. Pero parang ako po kasi sa sarili ko mismo, na-instill ko po yung lagi nilang ginaguide sa akin nung bata pa ako na parang huwag ko pong madaliin or huwag pong sobrang mapusok, ganun. Tama. So, Sila na po yung medyo nag-i-encourage na okay lang yan, enjoyin ko daw po yung pagkabata ko, pero parang ako na po mismo yung stricto sa sarili ko. Pero nakakatuwa yun, nakakatuwa yun. Of course, what they're thinking is that it's okay, you know, it's okay para magka-crush. Crush lang po daw. Crush lang, oo. Hi, Papa. Okay, bago si Papa ay may tumawag sa'yo. Dito sa abot kamay, ilan ba? Ken is there, Ken Chan. Rahil is there. Biria, Michael Sager, and Jeff Moses. Di ba? Pag-uusapan natin mamaya yan. Pero kung ikaw ang tinaguriang teen queen, para kay Jillian Ward, sino ang teen king? Ang kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. Fast Talk with Boy Abunda. Samantala, Jillian, let's do Fast Talk. Oh, wow. We have 2 minutes to do this. And our time begins now. Dr. Annalyn or Dr. Kwakwak? Dr. Annalyn. TikTok, Instagram? TikTok. Flowers or chocolates? Both. Bags or shoes? Shoes. Magpapaiyak or magpapakute? Magpapakit na lang, pero happy. Child star, teen star? Teen star. Abot kamay, hawak kamay? Abot kamay. Kung may hahawakan kang kamay, kanino? Mama. Anong waistline mo? Hindi ko po alam. Ilang pero nung debo ko po ginawang gaw mga 22, ni Sir Mata. Wow! Ilang oras ang tulog mo? Today, yes. Mga 6 po. Usually 4. Oh, kung magiging kontrabida ka, sino ang aapihin mo? Si Zoe at si Moira. Kung sasamahan kita, kung magko-concert ka, sino ang special guest mo? Si Beyonce, idol ko siya. Ang ganda nun, at si Tito Boy. Your showbiz crush. Showbiz crush? Kaka Martin. Oh, paboritong ginagawa sa set ng Abot Kamay? Kumain, mag-TikTok, mag-banding. Paborito mong ka-TikTok sa Abot Kamay? Lahat po sila, pero ang TikTok queen and king, Tita Pinky and Tito Chucky. 5, from 1 to 10, give Pogi points to 1 to 10. Michael Sager? 10. Ken Chan? 10. Rahil Biria? 10. Jeff Moses? 10. Sa kanilang apat, sino ang isasama mo mag-road trip? Road trip? Hala! Lahat po, lahat sila? Sino ang isasama mo mag-food trip?
Lahat po sila, pero matakaw si... Ay, hindi pala. Si Jeff pala. Ano, lahat po sila. Sino, ito, dapat isa lang. Sino ang isasama mo mag-shopping? Mag-shopping? Si Kuya Ken. Sino ang isasama mo mag-sine? Mag-sine? Si Jeff? Ginagawa tuwing day off. Matulog? Last night of the world, nasaan ka, sino ang kasama mo? Sa bahay and with family. Complete the sentence. Ako si Jillian Ward at sana maabot ko ang... aking mga pangarap. Maraming salamat, Jillian. Pag-usapan natin ang abot kamay. Kumusta? I mean, off and on cam. Ikwento mo sa akin. Tito Boy, sobrang saya po. Siguro po sa 13 years ko pong nasa showbiz, ito po yung pinaka-pinaka-masayang set ko po. Na, yung mga kasama ko po kasi sobrang bait po talaga. And as in genuine po talaga, Tito Boy. Iba po yung love. Kumbaga family po eh. Pag pinapanood mo si Mina, si Pinky at iba pa, anong mga natututunan mo sa kanila? Sobrang dami po. As in, hindi lang po sa acting eh, pati po sa personal life ko po. Kasi lagi po ako nagtatanong sa kanila ng advices. Sa kanila po nila Miss Dina, Nanay Mina, Tita Pinky. And lahat po sila lagi po may sagot sa akin. As in, gusto po talaga, nakikita ko po yung genuine po talagang gusto po nila akong mag-succeed sa buhay. Sa apat na boys, sino? Sabi ko na mo, itinatanong mo kayo, kinakalala. Sa apat na boys, i-describe mo nga sa akin bawat isa. Jeff Moses. Jeff Moses is super dedicated po siya. Sobrang respectful and sobrang motivated niya po sa buhay. Alam niyo po, isa po siya sa... Kumbaga minsan po kasi may time po ako na nabuburnout, ganyan. Pero yung mga kaibigan ko po, like yan, si Jeff po, tinitinan ko po yung work ethic niya and na-inspire po ako kasi sobrang sipag po talaga. Okay. Hindi naman nagpaparamdam. Mami, patawad. Si Mama, wala namang paramdam si Jeff. I mean, sobrang close niya po sa akin and sobrang bait po niya. Ako po... Ewan ko po. Wala na. I mean, basta close po kami. Okay, basta close. I'll... Si Mama. Mama is there. Okay. Mama, sobrang close lang po kami. Okay. Yun lang. Let's go to Michael Sager. Si Michael naman po super bait. Yan po yung pagdating po sa taping, makikita mo siya super bubbly po niya. Nakasmile po siya sa lahat, every taping day. Uh-huh. So, yun po. Paano yung smile niya sa'yo? Lagi po si Michael, pag nagsasmile talaga siya sa taping, wala siyang mata. So nakaka-relate po ako. Ganyan ito siya. Okay. Kuya Ken. Kuya Ken, excellent actor po talaga. Tito Boy, every scene po na magkasama kami, may natututunan po ako sa kanya. And sobrang close po talaga namin. Ever since po yan. Since ilang years ago po. And I love Kuya Ken. Okay. Rahil. Birya. Si Rahil, yan po yung lagi kong kabiruan talaga. As in, marami po kami inside jokes. Siya po yung, siya po, funny po talaga siya. Yan sila po ni Jeff, lagi po nagpapatawa din sa akin. And ang bait din po talaga. Isa pang nakakatuwa kasi, Jillian, pinanunood ka ng maraming mga kabataan. And hindi lingid sa kaalaman namin at ng maraming tao of how you worked so hard. And right now, parang naabot mo na ang napakaraming pangarap. Bahay, sasakyan, lahat ng ito. Anong nais mong sabihin sa sarili mo? Sa totoo lang po, proud din po ako sa sarili ko kasi kahit minsan po, pagod na po talaga, burnout, ganyan, pinupush through ko po talaga kasi, well, hindi naman po para sa akin lang kasi gusto ko po talaga maka-inspire po sa madami. And especially din po sa youth, sa mga kaedad ko po. And gusto ko po talaga maging proud si Mama at Papa. I mean, they don't need naman po my help financially and all Tama. That. Oo. Pero po kasi para sa akin, parang iba po sa pakiramdam na may nagigive back po ako sa kanila. Actually, kahit ano pong bigay ko po sa kanila, parang hindi po matutumbasan lahat po ng ginawa nila for me. If you were to say sorry and thank you to Mama and Papa, padinig nga. Ay, syempre, sorry. Ay, nasa si Mama? Nagtago po siya kasi umiiyak ako. Sorry kasi minsan matigas po yung ulo ko. Pero recently talaga, Tito Boy, good girl talaga ako. No. Pero thank you for everything. As in,
Lahat-lahat po, Tito Boy. In all aspects of my life, andyan po sila. And lagi po akong ginaguide. Hindi lang po sa career, kundi sa personal life ko po. And even po yung sa future ko, pinaplano po namin together. So, I love you. Oh, but show me, Iya. At alam mo... Sorry po. Oo, at alam mo na kahit anong mangyari, di ba? They will be there. Apo. Ano pa ang mga pangarap mo? Sobrang dami po. Katulad? Siyempre, gusto ko po na magtuloy-tuloy pa po yung career ko para mas marami pa po akong ma-inspire and mas makaipon pa po to help pa po sa maraming tao. Oo. Gusto ko po talaga i-share yung blessings ko po, Tito Boy. And ayun nga po, pag ako po kasi kunyari yung mall shows, ganyan, nakikita ko po yung mga supporters, yung smile po nila iba. So gusto ko pong... Kung ibibigay po ni God, gusto ko pong tumagal pa po ito kasi alam ko po madami po kung napapasaya. Tama yun. Jillian, maraming salamat. Pero ang aking katanungan, kung ikaw ang tinaguri ang teen queen, sino ang teen king? Wala, hindi ko po talaga alam. Hindi mo talaga alam? Sorry po, hindi ko talaga. Oh, pili ka na lang doon sa apat. Sabi ko na po. Pili ka na lang doon sa apat. Nakasama mo sa abot kamay. Lahat po sila teen king in their own rights. Right. In their own ways. Sino po bang gusto niya sabihin? Jeff Moses. Ay, si Jeff daw. Hindi, sinabi ko yun. Gusto ko marinig sa'yo kung sino ang gusto mo. Oh my gosh. Sige, sige. Okay, si... Si Jeff. Okay. At si Rahil at si Michael. Si Rahil at si Michael at si Kuya Ken. Jillian, maraming salamat. Thank you so Pero hindi natin tatapusin ito dito dahil gusto kong maka-eksena ka na parang ako'y nasa abot kamay. Pero panoorin muna natin yung eksena ang gagayahin namin. Here it is. Ano po yung sinasabi niyo, Dok? Ano tatay ko kayo? Tama, Alin. Ako ang tatay mo. Dok, ano ba? Kung ano-ano na lang po sinasabi niyo para mag-stay ako eh, kesa intindihin niyo po yung anak ninyo! Anay, hindi ako gagawa ng kwento para lang mag-stay ka. You have every right to be here, just like Zoe. Hindi lang dahil magaling ka na doktor, pero dahil anak kita. Ito po, hindi po kita kaya sigawan. Okay lang. Actor ako. Gusto niyo po ba ay try po nating umiyak? Ah, sige nga. Panoorin mo ako, Sen, kung gaano ko kagaling. Okay. 4, 3, 2, 1, action! Ano po ba sinasabi niyo ng tatay ko po kayo? Alam niyo naman pong hindi po totoo yun eh. Tama ka, Annalyn. Anak kita. Pero si Zoe po yung totoong anak ninyo. Kung ano-ano na lang po sinasabi ninyo para magstay ako eh. Hindi ako gagawa ng kwento para lamang magstay ka. You have every right to be here just like Zoe. Hindi lamang dahil sa magaling kang doktor, pero dahil anak kita. Tito Boy, hindi po kita maintindihan. Ano ba kasi sinasabi mo? Anak kita. Anak kita. I found you. I found you. I found you at last. Jillian, maraming salamat. Thank you for this experience. Thank you for the stories. Thank you so much. Ang sarap panoorin, ang sarap makasama ka kasi nararamdaman mo ang possibilities. Nararamdaman mo. I mean, I cannot imagine how big you will be in what, 5, 10 years and continue to love yourself, continue to love your parents, and continue to love everybody who supports you. At maraming salamat. Mabuhay ka. This is the best interview ever. Oy, maraming salamat. Thank you. Naitay, Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan at sa inyong mga puso. And stay kind. Make your nanay and tatay proud. Hashtag say thank you. And do just one good thing a day. And let's make a difference. Goodbye for now, and God bless.